Matapos nga ang balitang inihabilin na umano ng Queen of All Media na si Chris Aquino ang kanyang mga anak sa kanyang mga kapatid dahil sa lumalala nitong kondisyon, isang nakakalungkot na update naman ang ibinahagi nito sa kanyang social media account. Sa kanyang Instagram nito lamang June 3, 2022, sinabi ni Chris na ang oras na umano ang kanyang kalaban ngayon dahil na rin sa mga komplikasyon sa kanyang kalusugan at sa pambihirang sakit na mahirap umanong mabigyang lunas. Kinumpirma rin ito na natuloy na rin sa wakas ang matagal na niyang planong pagpunta sa Amerika para sa kanyang pagpapagamot. Nakasaad rin sa kanyang post na matagumpay na umanong na-diagnose kung ano ang sakit na nagpapahirap sa kanya. Maliban sa sakit na lupus, mayroon rin itong tinatawag na eosinophilic granulomatosis with polyangiitis o EGPA, kung saan nagdudulot ng asthma, weight loss, gastrointestinal intolerances at fluctuating blood pressure na naging hadlang para makabiyahe noon. Kaya kailangan itong pumunta sa abroad para sumailalim sa isang uri ng non-steroid EGPA treatment na sa Amerika lang mayroon dahil nagkakaroon umano siya ng matinding allergic reaction sa ibang gamot na halos hindi umano kayanin ng kanyang katawan. Ayon sa kanyang IG caption, not a long caption, maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for my recovery. Here's the truth as explained by my attending physician, Dr. Nino Gavino, an exceptional Filipino-American doctor based in Houston who successfully diagnosed what's really wrong with my health. I'll miss you, my friends and followers very much. Time is now my enemy. Naghahabol kami hoping na wala pang permanent damage to the blood vessels leading to my heart. So many people to thank, but I choose to do that privately. Hashtag grateful. For now and the next few years, sadly it's goodbye. Praying na kayanin ng katawan ko itong matinding pagsubok. Kahit 17 hours away na kami nila Kuya Josh and Bimb to fly to and the Pacific Ocean separates the Philippines from America, I'd still like to end this with hashtag love love love. Pahayag ni Chris. Kalakip rin ng kanyang post ay ang isang short video clip na naglalaman ng eksplanasyon at mga detalye patungkol sa treatments na isasagawa na siyang ipinaliwanag ng kanyang doktor. Samantala, ayon pa sa opinyon ng naturang doktor, ang mga tao umanong tinatamaan ng EGPA ay mayroong 25% life expectancy. Ngunit kapag mayroong tamang treatment, nasa 62% naman umano ang 5-year survival rate. Only 1 in every 1 million people get this form of vasculitis per year. That is how rare and hard to treat Ms. Aquino's case is. Pagsisiwalat ng attending physician. Ano ang mensahe mo sa kalagayan ngayon ni Chris Aquino? At kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa PH Headlines at i-click ang notification bell button.